Tatlong patay at mahigit 30 ang sugatan sa pananalasa ng Typhoon Hatus sa Macau at Hong Kong. Ang ilang OFW roon, balik trabaho agad nang humupa ang pag-ulan. Halos matangay ang dalawang lalaki ito sa lakas ng hangin. Matapos mag-landfall ang Typhoon Hatus sa southern province ng China kaninang tanghali. Dinaanan din ang bagyo Macau kung saan ilang kalsadang binaha. Nagkalat ang mga nilipad na yero, mga nabawal na puno at mga nasira motorsiklo. Naglalakihan din ang alon sa Hong Kong. Bagaman hindi naglandfall doon ang bagyo, napuruhan pa rin ito. Ang ilan ngang nagko-cover na taga-media natumba ng abutan ng hampas ng alon. Pati mga rescuers sinalubong nang rumaragas ang baha habang inilikas ang mga stranded na residente. Ayon sa mga otoridad, 3 na ang patay sa pananalasa ng Typhoon Hatus sa Macau, 34 naman ang sugatan sa Hong Kong. Dahil sa Typhoon Hatus, itinaas ng Hong Kong Observatory ang signal number 10, pinakamataas nilang storm warning na 2012 pa huling ginamit. Kaya naman ang dating buhay na financial hub na hintong operasyon. Pero ang ilang kababayan natin doon, tuloy ang trabaho kahit may bagyo. Ang ilan nga, diretso agad sa palengke ng humina ang mga pag-ulan kaninang hapon. Buti naman, bukas ang wet market ng North Point. Meron pa rin ako mabibiling isda para sa aking employer. At dahil daan-daang flight ang kinansela sa Hong Kong, Macau at Southern China, marami rin pasahero sa NAIA ang naunsyaming ang biyahe.